Sa mga balitang pambansa, inakusahan ni Vice President Sara Duterte, sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico na umano'y nagkokontrol sa pondo ng bayan. Yan nga ang revelasyon ni VP Sara sa Part 2 ng recorded interview niya, kasabay ng pagdinig ng kamera para sa proposed budget ng Office of the Vice President sa taong 2025. Ang kwento ng bise noong 2023, 5 bilyong piso ang inaprubahang pondo para sa pagpapatayo ng classrooms. Pero nilapitan daw siya ng ilang miyembro ng kamara para hingin ang parte ng pondo na hindi niya binanggit kung para saan. Sa budget naman daw ngayong taon, kinuha daw ng kamara ang pondo na nakalaan naman sa classrooms. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto si VP Sara bilang Education Secretary. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ni Speaker Romualdez sa mga akusasyon ng bise pero wala pa itong inilalabas sa pahayag. Habang si Congressman Zaldico itinanggi ang mga akusasyon ni VP Sara. Paano raw mangyayaring kontrolado nila ni Romualdez ang budget dumadaan daw ito sa proseso. Binubusisi raw ito ng mahigit 300 kongresista at 24 na senador. Wala pa raw nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pinag-aaralan pa lamang ito ng Makabayan Block. Pero sinabi kamakailan ni Castro na maaaring maging basehan ng impeachment ang umano'y irregularidad sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa bahagi namin sa Makabayan ay pinag-aaralan na namin yan. No, tinitignan namin yung possibility. Tingnan natin kung mayroong mga taong bayan na magpapa-endorse, no, sa amin ng impeachment. Yan nga po ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Humihiling naman ang executive session sa Senado ang kampo ng sinibak na Bambantarlac Mayor na si Alice Go. Sa panayam po ng programang ito, iginiit ni Attorney Stephen David na sasabihin naman ni Go ang lahat ng nalalaman niya kung bibigyan lamang ito ng isang executive session. Hindi raw maintindihan ni David kung bakit kailangang isa publiko ang pagkwestiyon sa sinibak na alkalde. Nauna nang sinabi ni Go na may banta daw sa kanyang buhay kaya siya nagtago sa Indonesia. Ano ba talaga intention ng Senate? In aid of legislation ba? Kasi kung ganun, humihingi naman kami ng executive session. Bakit hindi maibigay sa kanya yung napakasimpleng bagay na executive session? Bakit kailangan isang sukti pa sa publiko? Gusto ba talaga nila na mapahabak siya? Yan nga po ang tinig ni Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Go. Samantala, sinabi naman po ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pagbibigyan ng isang executive session ng mga senador si Alice Go hanggat hindi sinasabi kung sino nga ba itong nagbabanta po sa kanyang buhay. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.